Good news naman, sa awa ng Diyos, as you all know, yesterday we reported to you 8 PUIs in the city of Manila. No? Yung dalawa doon ay nasa pangangalaga ng ospital ng Maynila in our mobile isolation ward, but within the perimeter of ospital ng Maynila. Sila po yung dalawang seaman na galing ng ibang bayan sa atin dito sa Pilipinas. Lumabas na po ang resulta ng opisyal pagtatala o pagsisiyasat ng DOH, at sila po ay nag-negative na o nag-negative sa COVID-19. So, sa ngayon po ay 6 na lamang yung ating PUIs o persons under investigation sa lungsod ng Maynila. At itong bagong development na ito ay mapalad tayo, and I'm happy for them. I hope they will get well soon. But with regard to being positive sa COVID-19, ay negative po ang resulta sa awa ng Diyos. Pero kasalukuyan pa rin po silang pinangangalagaan ang ating mga frontliners or health workers in ospital ng Maynila. Pangalawang good news para sa ating mga frontliners, mga medical health workers sa ating mga pampublikong ospital at ating Manila Health Department, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo, at gusto ko na rin kunin ang pagkakataon nito na magpasalamat sa ating donor. Meron po tayong dumating na 3,200 pieces of N95 na mask. Ito pong uri ng mask na ito ay ipagagamit natin sa ating mga health workers sa ating ospital. Maya-maya lamang po ay dadali na po yan sa kani-kaniyang respective hospitals, which is about 6 hospitals. Hospital ng Santa Ana, Hospital ng Sampaloc, Hospital ng Maynila, Justice Jose Abad Santos Hospital, Hospital ng Tondo, at Gat Andres Bonifacio Hospital. Kaya po maraming salamat sa mabuting kalooban ng taong nagbigay ng panibagong N95 na mask. Ito po, umasa po kayo kung nanonood man kayo. Gagamitin po namin yan para sa aming mga frontliners sa health sector. So, muli mga kababayan, yan na po muna ang update sa ating lungsod. At naway patuloy kayong, patuloy niyong abangan ang mga opisyal na announcement, update ng DOH para sa ating national government at ng inyong lingkod through Manila Public Information Office, Office of the Mayor, and Manila Health Department. Dito po, dito niyo po marinig yung mga opisyal. At akin muling pakiusap sa ating mga kababayan na kung hanggat mari ay kumuha lamang tayo ng impormasyon na nabalida na o naribalida na ng mga sapat o mga tamang o tinakdang ahensya ng national government at ng local government.